Praise the Lord! Salamat sa Panginoon. Pinupuri na, purihin natin ang Panginoon sapagkat muli tayong binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magkasama-sama muli sa pagninilay ng mabuting balita ng Diyos. Hallelujah! Kaibuti ng Panginoon, kaya karapat dapat talaga siyang purihin at sambahin. Mga kapatid, ang gabing ito ay muli nilikha na itinalaga ng Panginoon para sa ating lahat upang tayo ay muling magkasama-sama sa pamamagitan ng internet at marinig natin at mapagnilayan muli ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya tayo po'y tumutok mula sa simula hanggang sa matapos sapagkat sabi ng Panginoon, yung mga nagtitiyaga ang talagang mag-aani ng tagumpay. Amen po? Okay, mga kapatid, tayo po'y magsimula sa pamamagitan ng isang maikling panalangin. Samahan niyo ako at magkaisa po tayo na para ang Panginoon ay muli ang habag at awa niya sumaatin. Ako po'y naniniwala, marami uling gagawing biyaya ang Panginoon at ibubuhos niya sa ating lahat ngayong gabing ito. Kaya tayo po'y magkaisa, lumapit sa Kanya at dumulog na may pananampalataya. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, muli po kaming narito, nagmamakaawa, nagsusumamo sa iyo. Una sa lahat ay nagpupuri nga kami at nagpapasalamat sapagkat alam po namin Panginoon, maraming tao na walang pagkakataon na katulad ng ibinibigay mo sa amin. Salamat po Panginoon at kami mayroong katulad nito na kami nagkakasama-sama magkakapatid, sumasampalataya sa iyo at nananalig na sa pagkasama-sama namin ito at pagkakaisa namin ito, muli ang iyong biyaya, ang iyong grasya, ang iyong kaluguran ay isa sa amin. Nakatunghay ka sa amin, naririnig mo at nakikita kami Panginoon at nababasa mo ang laman ng aming mga puso at alam mo rin kung ano ang mga pangangailangan namin Panginoon at nananalig din naman kami Panginoon Diyos na ang aming mga panalangin muli diringgin mo sa gabing ito. Kaya maraming pong salamat ngayon pa lamang Panginoon sa lahat ang ibubuhos mo. Nakakasigurado po kami, nakatitiyak kami sapagkat tapat ka sa iyong pangako. Ang lahat ng ito muli ay aming pong hinihiling na may pasasalamat sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Lord. Okay. Mga kapatid, sa lahat ng nanonood, lahat na nakikisama sa akin sa pagninilay ng mabuting balita, umasa po tayo. Saan man kayo naroon, nasa abroad man kayo, na dito sa Pilipinas, o yung mga lahat ng kasamahan ko sa gawain, sa Yes International at saka sa Amazing Grace, sa MMMP at sa Kalap, binabati ko po kayong lahat at lahat na nanonood sa buong mundo, sa buong Pilipinas na nakikita ko. Salamat sa Panginoon at marami ang nakikiisa sa akin sa pagninilay ng mabuting balita. Hindi po nasasayang ang ating pagninilay, hindi po nasasayang ating pakikiisa. Ang Panginoon po ay kikilos at kikilos sa atin sapagkat ikinalulugod niya yan na tayo magkakapatid ay nagkakaisa sa kanyang salita. Amen po? Okay, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong iniudyok sa akin ng Panginoon at ito po sa Matthew chapter 11 verses 27 hanggang 29. Okay. Sa Matthew chapter 11 verses 27 to 29. Sabi dito, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Praise God! Purihin ang salita ng Diyos, purihin ang kanyang mabuting balita, purihin ang kanyang pangako. Sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavily burdened, and I will give you rest. It is a promise, mga kapatid. Pangako ng Panginoon yan. Amen po. Pinalalapit niya tayo. Kung kayo po ay may pasan-pasan ngayon, may karamdaman, may problema, malayo sa pamilya, nag-aalala kayo, ipanatag niyo po ang inyong kalooban, makinig kayong mabuti,
at ipapahayag sa atin ng Panginoon sa grasya ng Espiritu Santo kung ano ang mga dapat nating gawin upang sa gayon, yung ating paglapit sa Kanya ay hindi mababaliwala sa halip magkakaroon ng katugunan at magkakaroon tayo ng kapahingahan. Ibig sabihin, answered prayers. Amen po? Okay. Itong aking mga ibinabahagi sa inyo, Panginoon, ay naging bunga na rin ng aking mga karanasan, buhat ng ako'y naglingkod sa Panginoon, buhat ng nakakilala ako sa Panginoon. At napatunayan ko sa buhay ko talaga na ang bawat salita ng Panginoon ay talagang ginagawa niya, bawat pangako niya tinutupad niya. Kaya lahat ng aking ihahayag po sa inyo, lahat ng aking i-share sa inyo sa gabing ito, hahanguin ko lahat sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako. At manalig po tayo, ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga salita. Sabi nga niya, maglalaho, sabi sa Lucas 13, verse 31, ay ang salita ng Diyos ay mananatili, magpakailanman. Hindi ito mawawala ng bisa. Amen po, mangyayari. Tapat ang salita ng Diyos. Amen po? Okay. Now, mga kapatid, tingnan niyo po. Sabi doon, sa kanya tayo niya pinalalapit. Come to me. Hindi niya sinabing lumapit kayo kay ganito, lumapit kayo kay ganon. Kahit pagkaano kayaman ng mga kakilala natin, hindi niya sinabing sa kanya tayo lumapit o kahit pa sino yung makapangyarihan ay na nasa lipunan ay hindi niya sinabing doon kayo lumapit. Instead, every time mayroon tayong burden, mayroon tayong dala-dala, mga kapatid, may problema, may pinagdaraanan, ang lagi niyang aloka ito. Come to me. It is an invitation. Napakagandang imbitasyon o pag-aanyaya. Alam nyo kasi, kapag nag-aanyaya ang isang tao, ay kadalasan ang pag-aanyaya niya ay para saluhan mo siya o damayan mo siya. Pero ang Panginoon iba, come to me and I will give you rest. Ang iniimbitahan niya yung mga may burden, yung may mga pasan-pasan, mga kapatid. Kaya iba talaga ang Panginoon. At ang pangako niya ito, I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng answered prayers, ng kalayaan. Ang ibig sabihin ng rest is kapayapaan eh. At kapahingahan o kaya namang kalayaan. Amen po. Okay. Bakit sa kanya tayo pinalalapit? Tingnan nyo. Kasi siya lagi yung available. Hindi niya pinalalapit tayo sa tao. Bakit? Sabagat ang tao, nako, minsan hindi mo mahagilap. Hindi siya laging available. Kaya may mga pagkakataong mabibigo tayo. Pero ang Diyos, tandaan po natin, lagi siyang available. Bakit? Sapagkat siya ang Emmanuel. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Tingnan nyo, sabi sa Matthew chapter 1, verse 23, magliliyang isang birhen at magsisila ng isang sanggol na lalaki. Ito po si Jesus. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, He is always available. Kaya sa kanya tayo pinalalapit sapagkat kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayan. Sabi nga sa Hebrews chapter 13, verse 5, sabi doon, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Mga kapatid, may mga pagkakataon na sa buhay natin na pag tayo down na, kung alin yung mga inaasahan natin, minsan tayo pa, sila pang manunumbat sa atin, sila pang maninisi sa atin, but never itong gagawin ng Panginoon sa atin. Oras na tayo lumapit sa Kanya, tandaan po natin, He's always available. Ano mang oras, hating gabi man, nasaan man tayo, ano man ang kalalagayan natin, ano man pinagdadaaran na natin, nasa diliman tayo, nasa kaliwanaga, nasa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, naroon po ang Panginoon. Kaya sa Kanya tayo pinalalapit para hindi tayo mabibigo. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kahit na best friend mo o kaya naman magulang mo, mayroong mga pagkakataong hindi mo siya malalapitan because he is not available. Maaaring busy rin o kaya naman minsan tinataguan ka. Amen po ba? Okay. Okay. Now, pangalawa, kaya sa kanya tayo pinalalapit because he's always able. He is always able. Wala pong imposible sa kanya. Sabi sa Lucas chapter 1, verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Everything is possible with God. Everything is possible with God. Tandaan po natin, kahit na tingin-tingin natin, napaka-imposible, napakahirap na pinagdaraanan mo, kapatid, wala pong mahirap sa Panginoon.
natatanan nyo kay Moses, nung sina Moses ay gipit na, naroon sila kasi papaalis sila sa Egypt para palayain ng Panginoon sa pagkaalipin. Pinahihirapan sila ng mga Egyptian, ginagawa silang alipin, pinagtatrabaho, amen, ng sobra-sobra. Pero inutusan ng Panginoon si Moses na pangunahan ng pagpapalaya ng Diyos doon sa bansang Israel. Dumating sila sa punto na naroon sila sa tabi ng dagat, na nariyan na sa likuran nila at hinahabol sila ng mga Egyptian para sila'y patayin o kaya na may ibalik uli doon para maging alipin. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nung wala na silang matakbuhan, ang sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Tingnan ninyo kung ano ang gagawin ng Panginoon. At noon nga gumawa ng himala ang Diyos na sa tala ng kasaysayan na hindi pa nangyari. Ano yon? Hinawi niya ang dagat. At lahat ay nakatawid, nakalaya ng lubusan. At yung mga humahabol sa kanila, nagtangka rin silang habulin doon sa gitna ng dagat na tuyo, mga kapatid. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ibinalik niya muli ang tubig at nalunod lahat ang mga gusto magpahirap sa kanila at pumatay sa kanila. Mga kapatid, tandaan po natin, nothing is impossible with God. Wala pong imposible, kahit ang bigat-bigat ng problema, kahit ang tindi-tindi ng iyong karamdaman at sinabi na ng doktor, wala ka ng pag-asa, tinaninga na lang ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. May sinabi ang Panginoon. Nothing is impossible with God. Amen? Okay, pangatlo, kaya sa Kanya tayo pinalalapit because He is always knowledgeable. Alam niya ang lahat. Sabi sa Awit 56:8, sabi daw, ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Ibig sabihin, wala pong nalilingid sa Panginoon. Napakarami pong sita sa Biblia na sinasabing, alam ng Diyos ang lahat because God is omniscient. Alam niya ang lahat. Ha? Alam niya, walang nalilihim sa Kanya. Alam niya rin ang the best para sa atin. Alam niya, may mga naiisip tayo, mga kapatid, na pinagpipray natin na matindi. Ha? Pray tayo ng pray. Ipinagigiita natin sa Panginoon. Pero alam niyo ba na ang Diyos pa rin na nakakaalam ng higit na mas mabuti? Amen? Ang nais lang ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. And then, magtiwala po tayo sa Kanya. Amen po? Nakikinig pa ba kayong mga kapatid? Naunawaan nyo ba? Mga kapatid, hindi po nagkataon na kayo'y narito at nag-review ng paghahayag na ito, ng pagninilay na ito. Tandaan po natin, alam ng Panginoon. Tingin nyo, sabi sa Matthew chapter 6, verse 31 to 32, sabi doon, huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ibig sabihin, sabi nga doon sa bukana pa nito, kahit hindi pa ninyo hinihingi, alam na ng Diyos ang ating pangangailangan, ang talagang kailangan natin. Tanda natin, ang Panginoon, alam niya ang kailangan natin. Minsan, ang hinihingi natin, akala nga natin kailangan natin. Akala nga natin. Pero, ang Diyos pa rin na nakakalam ng higit na kailangan natin, yung talagang tamang-tama, akmang-akma sa atin. At alam niya din ang tamang-tama at eksaktong-eksaktong panahon o pagkakataon kung paano niya ipagkakaloob sa atin. Because He knows everything. He is the most knowledgeable of all. Tandaan natin. Amen po. Walang nalilihim sa Kanya, walang nalilingid sa Kanya, alam niya lahat. Amen po. At higit nga sa lahat, alam niya kung ano ang the best para sa atin. Amen po. Okay. Kailangan lang matuto tayong lumapit, ano? Yung alam natin kung ano ang tamang paglapit. Jeremiah chapter 15, verse 15. Sabi doon, sinabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw ang nakakaalam ng lahat. O, wala pong nalilingid sa Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat. Amen po? Pang-apat, kaya naman sa Kanya tayo pinalalapit because He is always approachable. Madali siyang lapitan. Hindi siya katulad na nga hihingi ka pa ng appointment.
hindi siya katulad noong nilalapitan natin na minsan hahanap ka pa ng tiyempo. Baka wala sa mood. Baka mali ang pasok mo pag ikaw humihingi ng tulong. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa Kanya tayo lumapit. Come to me, sabi ni Jesus. Come to me, all of you who are heavily burdened, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon. Amen? Bibigyan niya tayo ng kapahingan. Sa Kanya tayo lumapit. Huwag kayong lumapit kung kani-kanino, mga kapatid ko sa Panginoon. Minsan, ipinagdarasal pa natin. Na minsan, ang dasal natin ay ganito, ha? Panginoon, paglapit ko naman kay Mr. ano, Mr. halimbawa, kay Mr. Mabuti. Yan. Sa nawa naman, Lord, hipuin mo puso niya na paglapit ko doon sa kanya, ipautangin ako. Mga kapatid, pagkaganyan po ang ating paglapit, ang ating panalangin, alam nyo, mga kapatid, maaaring makautang ka, pero parang pag ikaw'y nakautang dyan, parang nagpalit ka lang ng problema. Nagpalit ka lang ng problema. Dati ang problema mo, yung pera na yun. Halimbawa, 1,000 ang problema mo, or 2,000, or whatever amount man yan. Matapos mo masolve kasi nakautang ka, ang problema mo naman ngayon yung pambayad. So, hindi talaga totally na-solve ang problema mo. Naunawaan niyo po ba? Nagpalit ka lang o nag-delayed ka lang ng iyong problema. Pero in fact, mga kapatid, hindi pa rin nawala yung problema. Kaya sa Diyos tayo pinalalapit. He is always approachable. He is knowledgeable. He is able. He is always available. Amen po ba? Tingin sabi ng Panginoon, bakit siya approachable? Bakit siya madaling lapitan? Sapagkat sabi doon, lalapit sa akin sa John chapter 6 verse 37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Kaya siguradong hindi tayo itataboy. Kahit anong oras, anong sandali, ano man ang sitwasyon, lumapit tayo sa Kanya, makatitik tayong hindi tayo itataboy. Bakit? Pangako ng Panginoon yan. He is approachable. Amen? Okay. Alang hirap lumapit doon sa ano eh. Lalo na doon sa medyo matataas ang posisyon, di ba? Hahanap ka pa ng padrino, hahanap ka pa ng tiyempo o pagkakataon ng mood ng tao, mga kapatid, at baka magriregalo ka pa muna bago ka makalapit. Pero sa Panginoon, tandaan po natin, walang lumalapit sa Kanya na itataboy niya. We are always welcome. Amen. At kagalakan niya na tayo lumapit. Kagalakan niya, natutuwa ang Panginoon kapag tayo lumalapit sa Kanya, sapagkat sinusunod natin yung Kanyang sinabi na, come to me, sa akin kayo lumapit. Amen po? Okay. Next is ito, number 5. Kaya sa Kanya tayo pinalalapit because He is always faithful. Siya po'y tapat. Ay pangako niya, di ba? Nangako siya, sabi, lumapit kayo sa akin. O, pangako niya yan. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lumapit kayo sa akin, hindi kayo mapapahiya. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon tinyo. Awit chapter 33, Psalm 33 verse 4. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, maaasahan ang kanyang ginawa. O, tapat siya sa kanyang sinabi. Basta sinabi niya, sabi nga sa Bilang chapter 23 verse 19. Sabi dito, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mga kuman siya, ito'y kanyang tutuparin. Kaya sigurado, mga kapatid, na kaya sa kanya tayo pinalalapit sapagkat siya'y tapat. Pangako niya yan. Sabi niya, nangako siya eh. Lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pangako niya yan. Kaya once na tayo lumapit sa Kanya, ang kasunod niyang kapahingan, ang kasunod niyang answered prayer, ang kasunod niyang kalayaan, ang kasunod niyan, mga kapatid, ay kaginhawahan. Amen po. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa akin at pag-iisipan ko. Hindi siya nagsabing ganon. Lumapit kayo sa akin at kung ano eh, kung ako'y nasa mood eh, may maaasahan kayo. Hindi, may promise siya. Tapat po ang Panginoon. Come to me and I will give you rest. Amen po? Okay. Kaya sa Kanya tayo pinalalapit. Bakit? Number 6 ito. Sabi sa Awit chapter 116 verse 5. Ito. He is always merciful. Siya'y laging mahabagin. Siya'y laging maawain. Napakasarap lumapit
sa taong maawain, siguradong hindi ka pahihindian. Pero ang tao, tandaan ninyo, tiyempo-tiyempo din yan. Merong oras na mahawagin yan, maawain. May mga pagkakataon namang, naku, nagkakanda, iyak-iyak ka na, pero hindi ko pa kaaawaan. Bakit? Madalas ang tao na ating nilalapitan, inuuri ka, hinuhusgahan ka. Amen? Paano kung mali ang husga sa iyo? Akala nga ang tingin sa iyo, hindi ka naman talaga nangangailang at nagdadrama ka lang. Wala kang aasahan. Pero ang Diyos, tandaan po natin, He's always merciful. Sabi ng Panginoon ito, Psalm 116 verse 5, sabi dito, si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katwiran, Diyos yang mahabagin, sa awa ay mayaman. Okay. Diyos yang mahabagin, sa awa ay mayaman. Ibig sabihin, mayaman siya sa awa, sa habag. Amen. Kaya makakaasa tayo na paglapit natin, nag-uumapaw yung habag at awa niya. Kaya sa kanya tayo pinalalapit ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Huwag na kayong mabalisa. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Lalapit tayo mamaya. Sasamahan ko po kayo sa panalangin. Sabay-sabay tayong lalapit. At pangahawakan natin ang kanyang mga sinabi. Amen po ba? Okay. Number 8 ito. Kaya sa kanya tayo pinalalapit. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang pinakamatindi. Sapagkat, ito, number 7. He is meek and humble. He is meek and humble. Siya po'y mababa ang kalooban at napakaamo. Mahirap kapag ang iyong nilalapitan ay masungit. Amen? Mataray. Oh, di ba? Kapag yan ang lalapitan mo, ang hirap lumapit dyan. Pero sabi ng Panginoon, ako'y maamo at mababang loob. Sabi dito, Matthew chapter 11, verse 29, doon sa ating binasa, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. O, tingnan nyo, siya'y maamo at mababang loob, meek and humble. Amen? Hindi lang basta meek, humble pa. Hindi kaya, walang lumalapit sa Panginoon na sinusumbatan niya eh. Walang lumalapit sa Panginoon na re-reviewin yung iyong mga pagkakamali, yung iyong mga sablay, yung iyong mga pagkukulang sa Kanya. Wala, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang Panginoon, basta lumapit tayo, He is humble and meek. Napakaamo niya at napaka mababang loob. Kaya sa Kanya tayo pinalalapit. Hindi Kanya susumbatan. Amen po? And ito, yung number 8. Sabi ko nga sa inyo, ito ang pinakamatindi. He is loving and charitable. Amen. Siya'y mapagmahal. Siya'y punong-puno ng pag-ibig. At punong-puno ng charitable, ibig sabihin, napakamatulungin. Amen? Okay. Sabi sa Matthew chapter 7, verse 17 ninyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makatatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. What a promise. Oh, di ba? Bakit? Sabi nga, sabi ng Panginoon pagdating sa Matthew chapter 7, verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Wow, kaya nga yung sabi ko sa inyo, sigurado pagka humingi tayo sa Panginoon, dahil ama at anak ang turing sa atin, matandaan po natin, sino ba naman tayo para ituring na anak? Kaya nga yung itinuro niyang panalangin sa atin, ama namin, pinatatawag tayo ng ama. Tandaan natin, ang pinaka matinding magmahal ay ang ama. Kung yung daw ama natin dito sa lupa, yung ating biological father, ay mahabagin sa atin, hindi tayo matiis, gaano pa kaya ang amang nasa langit na napakabuti? Kaya ibibigay daw niya ang mabubuting bagay sa humihingi sa kanya. Amen? Tingnan niyo, sabi ng Panginoon sa John chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inibig niya tayo. Sabi doon, sukdo lang ibigay niya. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin, sa tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Tanda ng kadakilaan ng kanyang pagmamahal. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang, ang ibig sabihin, hindi mo kayang sukatin.
Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kahit na yung kanyang anak, hindi niya ipinagkait sa atin. Tingnan nyo, sa Romans chapter 8, verse 32, tingnan nyo sinabi dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Oo nga naman, kung yung kanyang anak hindi niya ipinagkait sa atin, ibinigay niya. Kaya nga sabi niya doon, kaya niya ibinigay, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sabi nga, kumbaga sa ano, nililinaw niya eh. Ay, yung anak nga niya eh. Sabi nga, na yung anak ko nga na ibigay ko sa inyo eh. Ano pa bang ipagkakait ko sa inyo? Ano pa? Yung pinakamahalaga sa akin, iisa lang ang tunay kong kinalulugdan. Ang aking anak. Ngunit hindi ko ipinagkait sa inyo. Ibinigay ko. Natiis ko ang aking anak na dinuduran sa mukha. Natiis ko ang aking anak na sinasampal, sinasabunutan, binubunutan ng balbas, ginugulpi, binubugbog. Lahat ng pasakit, hinahagupit nila, duguan, pinagpasa nila ng krus, nilagyan ng korona ng tinik, inalipusta nila ng ganun-ganun. Nagkandara pa doon sa bundok ng Kalbaryo, nasubsob ang mukha doon sa batuhan. Mga kapatid, hanggang sa ipako sa krus at mamatay, natiis ko ang aking anak na ganyanin ang tao. Because I love you, dahil mahal na mahal ko kayo. Kung ang aking anak natiis kong ganyan dahil sa pagmamahal ko sa inyo, ano pa ba ang ipagkakait ko sa inyo? Yan ang sabi ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. Yan ang dahilan kaya sa kanya tayo pinalalapit. Ang lalapitan natin ay sigurado natin nagmamahal sa atin. Napakasarap na ang lalapitan mo ay yung nagmamahal sa iyo. Amen po. Sa totoo lang, kaya tingnan nyo, ang larawan niya ni nanay eh. Yung nanay, tingnan nyo yung nanay. Magpaka-pilyo-pilyo man, magpaka-kulit-kulit man ng anak, pag ito'y nagmamakaawa na lumapit sa kanyang ina, talagang hindi pa rin matiis nung ina. Amen po? Ganun eh. Inihalimbawa din ng Panginoon eh. Hininimbawa din ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang ana, sa isang ina. Ganun magmahal ang Diyos. Amen? Talagang, kasabi nga yung nanay eh, isusubo na lang eh, ibibigay pa sa anak, tama po ba? Sabi ng Panginoon, ay kung kayo nga na masasama eh, nakapagbibigay na mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Amen po? Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ng Panginoon ito, lumapit tayo sa Kanya. Amen. Ang tanong, paano yung siguradong paglapit? Yung paglapit na kalugod-lugod sa Panginoon, paano? Kayo ba ay mayroong lalapit ba kayo sa Panginoon ngayon? May problema ba kayo? May mabigat ba kayong pinagdaraanan? Mga kapatid, pumanatag po kayo. Pumanatag kayo. Tama itong ginawa nyo ngayon na kayo'y nakatutok ngayon. Hindi ba baliwalain ng Panginoon niyang inyong pagtutok na yan? Kung gaano man kabigat yan, huwag kayong mag-alala. Tandaan natin, with God nothing is impossible. God is always able. Amen po, magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen po. Ngayon, lumapit tayo sa pamamagitan ng dalawang bagay. Eto, tingnan niyo. Lumapit tayo na may pananampalataya. Sabi sa Mark chapter 9 verse 23, nothing is impossible to those who believe. Walang imposible sa taong nananampalataya. Amen po. Pangako niya. Sabi nga ng Panginoon, tingnan niyo, si Hebrews chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Bawat lumalapit daw para tayo kalugdan, ang unang-unang taglay natin, dapat pananampalataya. Yung sumasampalataya ka sa Diyos, anong sasampalatayanan mo sa Diyos? Sasampalatayanan mo yung mga sinabi ko sa inyo kanina. He is always available. He is merciful. He is able. He is knowledgeable. Sasampalatayanan mo lahat yan. He is faithful. He is a loving God. Yan. Sasampalatayanan mo lagi yan. Amen? Yun ang ninanais sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sampalatayanan po natin ang lahat ng attributes ng Diyos. Unang-una nga,
mahal na mahal tayo ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? At wala pong imposible sa Diyos. At siya ang nakakabatid, nakakaalam ng higit na makakabuti sa atin. Amen po ba? Okay. Now, tingnan nyo, may lumapit dito sa Matthew chapter 9, verses 20 to 22. Habang sila'y naglalakad, tingnan nyo ha, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylaya ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya ngayon. Sabi ng Panginoon, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, sampalatayanan na natin na tayo. O itong oras na ito, na tayo'y nakikipag-isa ngayon, nakikipagnilay sa mabuting balita ng Panginoon, kung pinaniniwalaan natin na ang Diyos ay tapat, na paglapit natin, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lumapit tayong may pananampalataya na bibigyan tayo ng kapahingahan. Katulad ng babae, ang sabi niya doon, pinaniwalaan niya sa sarili niya. Hindi pa man siya lumalapit. Sabi niya, lalapit ako doon at pag nahipo ko ang laylay ng damit ng Panginoon, ako'y gagaling na. Amen? Amen po. Ako'y naniniwala, ang panalangin ko kanina, lahat talaga ng mag-review nito kahit sa replay, basta buuin lang ang panonood, ay siguradong paghihimalaan ng Panginoon, pagmamalasakita ng Panginoon, ipadadama ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Amen? Lagi nang sinasabi na tandaan natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Okay. Kailangan lang natin lumapit sa kanya ng tama. Amen. Okay. Isa pa tinyo. Matthew chapter 9 verse 27 to 29. Sabi dito, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na papapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Tingnan nyo, pananampalataya talaga lagi ang pinagbabataya ng Panginoon sa ating paglapit. Alam nyo, lagi ko sinasabi, pag lumapit kayo, huwag kayo magkakaroon ng negative na hindi kayo tutugunin ng Panginoon. Antimano, ang dapat pagkatapos nating manalangin, mga kapatid, ipanatag na natin ang ating kalooban. Kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan nyo, sa Mark chapter 11, verse 24, sabi ng Panginoon, anuman ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayo o sumampalataya kayo na natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Pangako ng Diyos yan. Kung tayo lalapit at hindi rin naman tayo naniniwala o nagtitiwala o sumasampalataya na tayo tutugunin ng Panginoon, bakit pa po tayo lumalapit? Hindi po kalooban ng Panginoon. Hindi nalulugod ang Panginoon sa ganon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang bawat lumalapit ay dapat sumampalataya na may Diyos. Ano yung may Diyos? Ibig sabihin, that God, sa English po yan, that God exists, na ang Diyos ay umiiral. Ano yung umiiral? Yung kanyang pagka-Diyos. Na siya'y mabuti, na siya'y mabait, na siya'y may concern sa atin, na tayo na siya'y nagmamahal, at siya'y tapat, at siya'y makapangyarihan, at sa kanya'y walang imposible. Iyon ang pinaniniwala. Dapat, we believe that God exists. Yung Godship niya, yung mga attributes niya, yung mga katangian niya'y umiiral, gumagalaw, sapagkat buhay ang Diyos. Amen po? Okay. Sabi, tingnan niyo yung dalawang binanggit ko, yung babaeng dinudugo for 12 years. Nanalig siya. At noon di pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Yung dalawang bulag. Bulag yon, hopeless, mga kapatid. Pero pinagaling sila. Nakakita sila. Amen? Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon ito, Romans chapter 10, verse 11. Sinabi nga ng kautusan, ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ibig sabihin, hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka uuwi ng bokya. Hindi ka
hindi ka aalis doon sa panalangin mo na wala kang answered prayer. Amen. Ang kagandahan nga nito, mas mabuti pa nga siyang nakakaalam eh. Mas mabuti pa nga ang tatanggapin natin kaysa iniisip lang natin. Amen. Basta i-claim natin na mas maganda yung kanyang tugon kaysa ating hinihingi, because he knows the best. Amen po. Okay. Pangalawa, lumapit tayo, may pagpapakumbaba. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Sabi ng Panginoon, ang Diyos ay laban sa mga taong mapagmataas, ngunit doon sa mga mababa ang kalooban, nagbibigay siya ng sapat ng sobra-sobra pang tulong, ng grasya, ng pagpapala. Amen. Yun ang sabi ng Panginoon. Okay, tingnan nyo. Dito sa Lucas chapter 18, verse 13 to 14, mayroon pong dalawang pumunta doon sa templo at nanalangin. Dalawa, isa pong publikano, yung maniningil ng buhay, mayaman. Mayaman po yun, kilala sa lipunan. Professional, maniningil ng buhay eh. Na, kumbaga sa ano, kung sa kapanahon na taga BIR, nagpunta sa templo para manalangin. Mayroong isa din na nalangin doon, isa namang ito para sa iyo pala yon, ay yung para sa iyo, ibig sabihin ng para sa iyo mga kapatid, yung pong ano, yung mga nasa simbahan na, yung mga nasa naroon na sa yung very religious. Amen po. Okay. Mga kilala din sa lipunan na naglilingkod sa Panginoon sa simbahan. At yung isa naman, ang lumapit ay yung publikano na, alam nyo, nung panahong yon, ang publikano, yung maniningil nga ng buhay, ang tingin nila ay napaka makasalanan kasi naniningil sila ng higit sa dapat singilin. Most of them, ganun, kasi para mayroon silang malaking kita at madali silang yumaman. Ngayon, mga kapatid, mayroong yung dalawa, pareho silang dumulog sa Panginoon. Amen. Pero yung para sa iyo, mga kapatid, yung religious man, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon, sa entrada pa lang na kanyang panalangin, pinagmamalaki na niya yung kanyang mga nagagawa. Lord, ako po'y lagi nag-aayuno, ako po'y nag-iika po, ako po'y laging tumutulong sa simbahan, ang dami ko pong ginagawang ganito, ang dami ko pong ginagawa, hindi po katulad ng iba, hindi po katulad noon, itinuro ngayon yung ano, yung publikano na makasalanan, na naroon sa isang sulok, nasa likuran, hindi nga makatingala sa langit. Mga kapatid, tinuro, hindi po ako katulad ng iba. Akala nga niya, sa dami ng binanggit niya na mabubuting bagay na kanyang ginagawa. Imagine ninyo, lagi siya nag-iika po, tapos ilagi pa nagpa-fasting. Oh, grabe, di ba? Amen? Oh, dapat ikahanga-hanga, dapat kalugod-lugod Diyos sa harapan ng Panginoon, pero tingnan niyo. Sabi sa 13:14 ng Lucas chapter 18, samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo. Amen po. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Alam niyo, wala naman talaga tayong maipagmamalaki. Ito kadalasan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang problema natin sa paglapit natin sa Panginoon. Alam niyo, huwag kayong lalapit sa Panginoon na hindi po nagpapatawad. Totoo po yan. Bakit po? Kasi parang itinuturing natin ang ating sarili na higit pa kayo sa Diyos. Kasi ang Diyos nga nakapagpatawad eh. Amen po. Ang Diyos, pwede siyang hindi magpatawad eh. Walang mawawala sa Kanya. Pwede siyang magpakagalit. Bakit? Diyos yun eh. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. At may katuwiran. Nasa Kanya ang posisyon para siya'y magalit at hindi magpatawad. Sapagkat siya'y banal. Sapagkat hindi ko nagkulang. Hindi siya sumira. Hindi siya lumabag sa matama. Wala siyang ginawang masama. Amen po. Siya'y banal. Okay, siya'y mabuti. Kaya pwedeng-pwede siyang manumbat, pwedeng-pwede siyang magmalaki. Pero hindi niya ginawa eh. Kahit na siya'y napakabanal, siya po'y nagpatawad. Kahit na po siya'y Diyos, na magagawa niyang lahat ng bagay, nagpapatawad po siya.
Kaya tayo, kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang isa sa gesture ng pagpapakumbaba sa Panginoon para masabing talagang totoo tayo nagpapakumbaba, magpatawad po tayo sa lahat na nagkasala sa atin. Amen? At huwag po natin pagmamalaki ang ating mga accomplishment, ang ating mga naitulong sa ating kapwa. Sapagkat kung din tayo binigyan ng Diyos, wala ta po tayong itutulong. Amen? Kaya huwag po tayong kwento ng kwento. Ha? Nung ating mga nagawa, mga performances natin, mga accomplishment natin, mga naitulong natin dito, naitulong natin doon, nagawa natin ganito, nakapagpatayo tayo ng ganito, nakapag-donate tayo ng ganyan, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, ang ginawa ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa, sapagkat alam ng inyong Ama ang lahat ng inyong ginagawa ng lihim, at siya po ang magagantimpala sa atin. Amen po ba? Amen. Ang mababang kalooban, hindi pinagmamalaki yung ginawa. Sapagkat alam natin, kung hindi rin tayo kinasangkapan ng Panginoon, kung hindi rin tayo binigyan ng Panginoon, hindi rin tayo pinagpala ng Diyos, wala rin po tayong magagawa. Amen po. Halimbawa, may nalulunod. O, sinagip natin. Alam nyo, kung hindi tayo binigyan din ng Panginoon ng kakayanan na lumangoy o sumagip, wala po tayong magagawa. Amen po. Kasama tayong malulunod. Binigyan tayo ng kamay, binigyan tayo ng paa, o salbabida, whatever man, na instrumento para tayo makapagsalba ng isang nalulunod. Kaya ang kapurihan ay laging sa Diyos. Amen po. Kaya sabi lagi ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 1, verse 31, ang Diyos ang ipagmalaki ng sino mang taong gustong magmalaki. Bakit? Sapagkat Kanya nga ang lahat. Lahat pahiram lang sa atin. Katiwala lang po tayo, hindi tayo ang totoong may-ari. Kahit buhay natin, hindi po sariling atin. Kaya anytime na gustong bawiin ng Panginoon yan, kayang-kayang bawiin. Amen po ba? Nawa, naunawaan niyo po mga kapatid. Nasa pagpapakumbaba, paglapit sa Panginoon na may kababaang loob. Amen po? Okay. Sabi tinin niyo yung isang ano. Ngunit, lumapit. Yung sa John, sa Matthew chapter 15, mayroong babaeng Kananeya na, nako mga kapatid, lumapit. Ang kanya namang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Ang tindi ng problema niya, masamang espiritu, mahirap pala ayusin niya, walang doktor dyan, mga kapatid. Only God can deliver yung mga possess, mga kapatid. No, ngayon, lumapit yung babae, nagpatira pa, mga kapatid, doon sa Panginoon. Alam nyo, nung nakita ng Panginoon ang kanyang kababaang loob na nagpatira pa siya sa harapan, lumuhod siya at nakiusap, nagmakaawa sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo karapat-dapat, pero kaya naghahanap ang Panginoon na nagmamakaawa, nagsusumamo, at hindi yung pag lumalapit sa Panginoon ni para nag-uutos. Amen? Inuutusan ng Diyos. Wala, mga kapatid, wala tayong karapatang utusan ng Diyos. Tayo magmamakaawa lang at tanda ng pagpapakumbaba. Amen po ba? Amen? Okay. Now, sabi nyo, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sinabi niya ganyan. At nakita ng Panginoon, noon din pinagaling yung kanyang anak. Nung oras na yon, nakalaya sa pagiging poses o pangaalipin ng Diablo, yung sinasapian. Alam nyo, maaaring ang anak nyo o ang ibang tao na pinapanalangin ninyo hindi sinasapian talaga ng masamang espiritu, kundi masama ang ugali o ano man ang sitwasyon, mga kapatid. Pero pag tayo po nakita ng Panginoon pagpapakumbaba, lalo ng mga ina, ng mga magulang na idinudulog ang kanilang mga anak, hindi po kayo matitiis ng Panginoon. Basta tayo nagpapakumbaba, nagmamakaawa sa Kanya. Amen? Okay. Isa pa, tingnan nyo. Doon sa Matthew chapter 8, verse 5-8, sabi dito, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa Kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado, naparalyzed daw. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Wow, namangha ang Panginoon sa pananalitang ito na kahit na ang taas ng posisyon, ha? Kahit na ang taas ng posisyon noong Kapitang Romano sa lipunan, parang general yan eh, ano? Okay, ng hukbo, mga kapatid. Alam ninyo, doon sa sinabing iyo na, huwag na po ninyo akong puntahan, di po ako karapat-dapat puntahan pa ninyo. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin, ang aking katulong. Amen? Tingnan nyo, mga kapatid, pagpapakumbaba,
Amen po. Hindi niya sinabi, "Abay, dapat lang puntahan mo ko. Ako'y may sinasabi sa lipunan. Ako'y commander ng gito. Ako'y maraming nasasakupan." Hindi. Nagpakumbaba siya. Amen po. Patunay lamang na kinalulugdan talaga ng Panginoon ang mga tao nagpapakumbaba. At noon din, noong oras din yun, sinabi ng noong kapitang Romano na yon, gumaling po yung kanyang alipin na na-paralyze. Nung umuwi siya, nakabangon at naglalakad na. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Okay. At saka yung sa Matthew chapter 8 pa rin, verse 13. Mga kapatid, kung sa Panginoon, sabi nga doon pagdating doon at sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Praise the Lord. Mga kapatid, sa oras na ito, dalawang bagay lang itinuturo sa atin ng Panginoon na pinakamahalaga sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon na nakalulugod sa Kanya kapag tayo lumalapit. Yun yung talagang maglulusaw ng puso ng Panginoon. Amen? Yung Kanyang habag at away sa atin, ano yun? Una, pananampalataya. Huwag po kayo mag-aalinlangan. Ngayon lang, huwag kayo mag-aalinlangan. Pag nag-pray na po tayo, angkinin niyo po na ang Panginoon ay nalulugod at tinutugon po tayo. Amen po? Okay. At pagpapakumbaba, aminin natin hindi tayo karapat-dapat sapagkat tayo makasalanan. So, aminin natin ang ating makasalanan. Talikdan na po natin yan. Talikdan na po natin yan. At aminin natin, mga kapatid, tayo man ay nangangailangan nga ng kapatawaran, kaya dapat din tayo magpatawad sa iba. Amen po? Okay. Ang habag at awa ng Diyos ang ating pag-asa. Hindi tayo karapat-dapat. Sadya lang napakabuti ng Diyos, napakadakila niya at napakatapat niya. Kaya lalapit tayo. Amen po? Okay. Sasamahan ko po kayo sa inyong prayer. Hindi ko po alam yung prayer niyo, pero alam ng Panginoon yan. But I will pray for you. At sabi ng Panginoon, saan man may nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin, ipagkakalob ito ng Amang nasa langit. Amen po? Okay. Sige po. Okay. Kung kayo may karamdaman, patong niyo po yung kamay niyo doon sa bahagi ng katawan nyo na may karamdaman. Our God is a merciful God. Our God is an almighty God. Nothing is impossible with Him. Amen po. Okay. Father God, in the name of Jesus, Lord, narito po ang aking kapatid na may karamdaman. Dalangin ko po, Lord, ano man itong kanyang nararamdaman na ito, nagpapahirap na sakit sa kanya, gaano man kalala ito, Lord, sa inyo po'y walang imposible. Panginoon, sinasamahan ko po siya sa panalangin sa iyo. Hinihiling na pagalingin niyo po. Patawarin niyo po siya. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. At pinatatawad na rin po namin ang lahat na nagkasala sa amin. Lord, nananalig kami sa pagpapakumbaba namin ito at sa pananampalataya namin ito. Lord, pagagalingin mo ang kapatid kong ito sa ngalan ng Panginoong Jesus. Kapatid, receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Receive. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, ang kapatid kong lumalapit ngayon, may matinding problema. Gulong-gulo ang isipan. Panginoon, ano man po ang kanyang suliranin ngayon, Lord, malaki man o maliit, I pray. Itong kaisa kong ito, Panginoon, sinasamahan ko po siya sa panalangin, Lord. I pray, Lord, please, touch her, touch him, Panginoon. Pagpalain mo po siya, ipagkaloob yung kanyang, yung pinakang the best, yung pinakang magpapaganda, magpapabuti ng kanyang buhay. Yung the best na solusyon sa kanyang problema, Panginoon. Yung the best na kaloob mo para sa kanyang pangangailangan na talaga magbibigay sa kanya ng kaginhawahan, kapahingahan, kalayaan, Panginoon. In the name of Jesus, upang lalo siya magpuri sa iyo, sumamba, Panginoon, kilalanin ka bilang Diyos, O Diyos, paglingkuran ka at mahalin, O God, habang siya'y nabubuhay. Salamat po, Ama, nananalig po ako. Kapatid, receive your blessing. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, I declare blessing upon you. Blessing upon you. More than pa sa iyong hinihingi. Because God knows what is best for you. In Jesus' name. Huwag ka na mababalisa, kapatid. Huwag ka na matatakot. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Just believe. I-claim natin. Amen po? Amen po? In Jesus' name. Amen and amen. Father God, thank you, Lord, for the blessing. Nananalig po kami, inaangkin na po namin, Panginoon, na talagang lahat kami pinagpala mo sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, huwag na kayong mabalisa. Relax. Tinugon tayo ng Panginoon.
At huwag niyo pong kakalimutang i-share ito, itong video na ito. Naglilingkod na po kayo pagka i-share niyo po ito. The more the better, mga kapatid. The more the better, and lalo kayong i-bless ng Diyos. Isa pa, mga kapatid, i-view niyo po yung aking YouTube channel, Brother Ding Alban. Yon, i-ano niyo sa YouTube, i-invite niyo rin yung iba na mag-subscribe at mag-follow. Ulit-ulitin yung ano, video. Marami po tayong matututunan dyan. Maraming itinuro ang Panginoon sa pamamagitan ng mga videos na yan, mga kapatid. At tayo po ay nagbibigay na ng kaluguran sa Panginoon. Kaysa kung ano-ano po ang ating panoorin. Ang dami-dami natin pinapanood sa YouTube na nagpapalayo lang lahat sa atin sa Panginoon. Lalo lang nagpaparumi sa atin. Yan po ang ating panoorin. I-share natin sa iba. Amen po. Marami pong salamat, mga kapatid. At God bless you. Pinagpala na po kayo. Huwag na kayo mabalisa. Matulog kayo ng mahimbing sa pagkay matutulog na sa gabi. At mga kapatid, ang kinin natin, pag gising natin sa umaga, everything is okay. Amen po. In Jesus' name, God bless po.